So, ayun, hello po ano sa inyo lahat mga kaibon. Ayan, nandito naman po tayo ngayon para sa sa panibagong video. Siyempre, ibon pa rin ano mga kaibon. Ako nga po pala ang Bicolanong mag-ibon from Catanduanes, ano, Alex Avery Official TV. So, may bad news nga pala ako sa inyo mga kaibon. Kasi nangamoy dugo yung mga breeding cage at late kids ng mga society or tsaka mga ano yung mga zebra finches ko dito at pati na rin yung mga ano yung breeding cage ng golden finches kasi inatake ng ano ng daga yung aviary ko kagabi. So bali dalawang ibon ang nakain, isang golden finches at tsaka isang star finches. Tapos yung ibang ano finches ko dito is napilay, ano, nagkaroon ng pilay yung mga ano yung mga paan nila. So bali yun ang ipapakita ko ano sa inyo mga kaibon na video ngayon. So sad story nga ano mga kaibon. So ito po ano mga kaibon yung mga ibon ko dito na nadali or inatake ng ano ng daga. Bali dalawang guldyan yung natira dito. Bali kasi yung ano guldyan kasi yung natira, bali yung nandun yung isa na, nasa perch at saka yung isa nandun sa loob. So, bali nandito yan sa flight cage. Yan o. Kung mapapansin nyo, may mga balahibo pa dito. Ayan, ito yung mga balahibo nila. Kasi nabulabog na. So, bali, may mga kagat na yan ng, ano, ng daga. Tapos, may mga dugo na rin yung mga katawan nila. Tapos, dumikit na dito yung mga, ano, yung mga balahibo. Tapos, ano, ayan, yung mga zebra finches ko dito. Ayan o. Bali, anim yata na ano, na zebra finches ang nadali ng ano, ng daga. Tapos yung isang crimino shocktail. Ayan o, yung babae na crimino shocktail. Bali, napila. Ayan o. Tapos kung mapapansin nyo, mga kaibon, yung isang guldyan ko. Ayan, nakalaylay na yung ano, yung sampa. Kat pa naman din sana yan mga kaibo na guldyan. Yan yung pinakang bata ko dito na ano, guldyan finches. Yung isa nandun sa loob. Hindi ko alam kung makaka-recover kasi medyo napuruan kasi yung legs nun. Hindi lang yung paa, yung legs mismo ang napuruan nun. So, kawawa no mga kaibo. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo ano mga kaibon kung paano na sila gumagalaw. Ayan. Yung iba nga hindi na ganong nakakalipad o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ayan. Yung ganyan na sila. Kakawa naman ano mga kaibon. Kasi yung isang zebra finches nang yun na nandun sa gilid. Orange lane sana yan mga kaibon. Tapos ang tansya ko is parang yellow beak. Ayan o. Kak pa naman din sana. Itong nandito. Ayan o. Itong nasa lalagyan ng patuka. Pero sana ano makarecover pa din yan. Ayan o. Kasi ang nangyari niyan mga kaibon, kaya nagkakaganyan na pilay yung mga ano, napipilayan sila. Kasi kapag ka lumalapit na no yung daga, binubulabog sila tapos siyempre babagsak na sila diyan sa flooring dito no, halimbawa dito. Tapos kasi ang nangyayari, pumapasok dito sa ano sa poop tree.
sumisiksik dito sa cook tray yung ano, yung daga. Kaya nga nilagyan ko dito ng ano, nitong tali. Ayan. Para kahit paano eh, hindi na siya makapasok doon sa cook tray. Kasi kapag sumiksik na diyan mga kaibon, ano yung kapag nahulog na dito yung ano, yung ibon, uunahin niyang kagatin yung ano, yung paa. Tapos yung buntot o kaya di naman yung ano, yung pakpak nila, yun yung uunahin nakakagatin. Kaya hindi na nakakagalaw yung ibon. Buti nga ito, kahit paano, hindi sila nakain kasi ano ang nakalipad pa din sila kahit na may mga kagat na. So ayan ano, kung mapapansin nyo yung isang gulyan ko nga na laylay na yung paa. May sugat yung ano niyan, yung paa. Tapos yung isa dito, ayan na ano, San Paris na Zebra Finches, ayan yung napuruan din yung paa nito. Buti nga nakapasok ka agad dun sa ano, sa nest box, kaya hindi siya nakagat or nakagat siya or ano siya ang hindi napuruhan. Tapos ito mga kaibon, ayan, madilim ano, ayan o, kung mapapansin nyo ano mga kaibon, yung perch nila, ayan, napakadaming dugo. Ayan, may mga dugo yung perch nila. Kaya kaninang umaga, pagpasok ko dito, talagang nangangawi dugo yung mga ano, yung kulungan na to. Kasi dito, halos lahat yun, dito yung nakakulong. Ayan. So, yun po yung mga ano nila, oh, yung mga balahibo, nandun pa sa baba. Tsaka ito. Tapos ito yung starfish, buti hindi nakagat. Kasi ito na lang yung ano, nag-iisang pares ko dito ng starfishes na ano, kasi yung isang starfish ko na nandito rin naka ano, dito ko nilagay. Nakain yun ng ano, ng daga. So, kaya ang mangyayari nito mga kaibon, ano, buti may ano, may nakatago pa ako dito na ano, tarpaulin. Ayan. Ang gagawin ko nito mga kaibon, susukatin ko na lang yung laki or yung lapad ng ano, yung lapad at saka yung haba ng flooring ano, ng breeding cage. Kasi gagawin na lang natin or lalagyan na lang natin ng sapin ano, sasapin na lang natin yung loob para hindi na makagat yung mga paa ng mga ibon. Kasi kawawa naman ano, si or dito, isa ano, sa flight cage na to. Tapos tig isa din dito, bali tatlo na diyan na ano, na pangsapin ano. So, di ko lang alam kung kukulangin kasi bali apat pa dito sa ano, bali apat dito sa magkabilang breeding cage na to. So ayun mga kaibon ano, kung mapapansin nyo nalagyan ko na ng ano, ng pangsapin ano, yung tarpaulin. Ayan, hinati ko yung ano, yung tarpaulin. Ayan, nilagay ko dyan na ano, sa sahig. Para kahit nandyan sila sa ano, sa lapag, hindi sila, or hindi makakagat ng daga yung ano, yung mga paa nila. So, bali, kinulang nga lang, bali kulang ng dalawa dito, magkabilang ito. Tapos yung flight, ayan, nalagyan ko na din yung ano, yung flight cage. Para ganun na hindi nga makagat ng ano, ng daga yung ano, yung mga paanong ibon. Kasi kapag ka nabubulabong na kasi mga kaibon ano, yung mga ibon natin, hindi na alam ng ibon kung saan sila pupunta. Kaya minsan nandyan lang sila sa ano, sa lapag, lalo na yung mga ano,
mga zebra. Talagang nandiyan siya sa ano yan, sa baba o diyan sa lapag na yan mag-ano, mag-stay kapag ka nabubulabog na. Kaya nakakagat na ano ng daga. So sana ano ah, mahuli na yung ano, yung daga ano, kasi malaking perwisyo. So last time yung mga ano, mga nakarambuan, bali tatlong ahas yung na huli ko dito. Pang bali tatlong ahas na kobra, tapos isang python yung nahuli ko dito. So ngayon ang nag-aatake naman ng mga ibon ko dito is yung ano, yung daga na ano, yung maliliit lang na daga.